Welcome to Elma Abayan's channel. Magandang araw mga bata! Nandito na naman si Teacher Elma para sa panibago na naman nating pag-aaralan. Handa ka na ba? Kung handa ka na, upo po ng maayos, makinig at manood. Sabay-sabay nating alamin ang ating pag-aaralan ngayon. Ang ating pag-aaralan ngayon, mga bata, ay paglalarawan ng tauhan batay sa ikinilos, ginawi, sinabi, naging damdamin, at paggamit ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos. Halina't isa-isahin natin. At mailarawan ang tauhan batay sa ikinilos, ginawi, sinabi, o naging damdamin. Nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos. Naipapamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan, at damdamin. Ikaw ay inaasahang magtataglay ng mga sumusunod na kakayahan. Makapaglarawan ng tauhan batay sa ikinilos, iginawi, sinabi o naging damdamin. Magamit ang pag-abay sa paglalarawan ng kilos. Inaasahan pagkatapos ng aralin na to, ikaw ay makapaglarawan ng mga tauhan batay sa ikinilos, iginawi, sinabi o naging damdamin at magamit mo ang mga pang-abay sa paglalarawan ng kilos. Noong nakaraan, napag-aralan natin ang iba't ibang elemento ng kwento. Ano-ano ang mga ito? Naaalala niyo pa ba ang mga elemento ng kwento? Ano nga po? Ayan, magaling! Sabi nila, ma'am, ang mga elemento ng kwento ay... Sabihin mo yan sa iyong mga kasama sa bahay. Kung natatandaan mo, banggitin isa-isa kung ano ang mga elemento ng kwento. Nasabi mo na? Parinig ulit? Ay wow, ang galing! So, ang mga elemento ng kwento ay tauhan, tagpuan, at banghay. So, ilan lang yan sa mga elemento ng kwento. Okay? So, tingnan natin ang mga tauhan sa kwento. No? Ito rin ang ay nakakatulong sa pag-unawa ng nilalaman ng kwento. Ang katangian ng alinmang tauhan sa kwento ay makikilala sa pamamagitan ng anyo, kilos, salita, ugali at damdamin. Makikilala ang katangiang ito ng tauhan sa tulong ng mga salitang naglalarawan. Ito man ay panguri o pang-abay. Halimbawa, masipag, masunurin, palaaral, magalang, matapang, mainggitin, mainisin, matatakutin. Tuklasin natin ang mga pang-abay at ano ba ang pang-abay. So, yung una kong mga sinabi, mga bata, masipag. Makikita natin sa isang pangungusap kung ito ay nagsasabi ng kasipagan sa paanong paraan. Halimbawa, si Ana ay palaging tumutulong sa kanyang mga magulang sa bahay. Sa pangungusap na to, masasabi natin na ang bata ay masipag. Masunurin, pwede mo bang gamitin sa sarili mong pangungusap?
para maipakita mo sa akin paano natin magagamit ang masunurin sa isang pangungusap. Sige nga, ikaw ba ay batang masunurin? Paano mo nasabi? Parinig. Ayan, ang galing. Very good. Siya daw ay masunurin sa kanyang nanay. Bakit daw siya masunurin sa kanyang nanay? Ano ang sinabi niya? Ang sabi niya, "Ma'am, ako po ay masunurin dahil sinusunod ko lahat ng iniuutos ng aking mga magulang." Wow! Kapag ang bata ay masunurin, lahat ng mga tao o magulang, kamag-anak, ay matutuwa sa iyo. Okay? So next, palaaral. Paano natin yan gagamitin sa pangungusap na ipapakita natin itong bata na ito? Palaaral. Sige nga, gamitin nga sa pangungusap, palinig. Ayun, ang galing, sabi niya. Si ate ay palaaral. Pag-uwi sa bahay, kinukuha niya kaagad ang kanyang mga kwaderno at binabasa ang kanyang mga aklat. Naipakita ba ng ating pangungusap ang pagiging palaaral ng kanyang ate? Yes po. Sa pamamagitan lang ng pangungusap, malalaman na natin ano ang damdamin, ano ang katangian ng tauhan doon sa ating pangungusap. No? Okay, next. Magalang. Paano natin sasabihin na itong bata na ito ay magalang? Halimbawa. Sige nga. Marinig. Ayun. Sabi niya, "Nanay, ano po ang ulam?" Ayan. Ulam pala ang tinanong. Okay, paano siya naging magalang doon? Gumamit siya ng po sa kanyang pangungusap. So, doon natin malalaman kung paano siya nakikipag-usap sa kanyang magulang. Siya ay batang magalang. Gumagamit siya ng po. Tandaan mga bata, ang pagiging magalang ay hindi lang sa paggamit ng po at opo. Ang pagiging magalang, maipapakita mo yan sa maraming paraan. Una, kapag may nag-uusap, iwasang makisabat, iwasang lakasan ang boses. Kung hindi ka kasali sa usapan, huwag makikisali. Isa rin yan sa pagiging magalang. Okay? Next, matapang. Paano mo ipapakita na ikaw ay matapang? Ano po? Ayan, walang inuurungan. Ang tatay ko ay matapang. Walang inuurungan. Diba? Hindi lang sa pagiging hindi lang sa paggamit ng mga kung ano-anong matutulis na bagay, matalas na bagay na ipapakita ang katapangan, mga bata, no? Pwede rin yan ipakita natin ang pagiging matapang sa pagharap mo sa mga problema na kinahaharap ng ating pamilya. So, ang pagiging matapang pwede din dong masukat, no? Kasi kaya mong labanan yung mga nararanasan mo ngayon. Isa kang matapang. Okay? Kahit meron tayong pandemya na nararanasan ngayon, nakakasurvive pa rin tayo kasi tayo ay matapang. Okay? Next, maingitin. Paano natin malalaman ang pangungusap ay maingitin? Nanay, gusto ko rin po nung katulad sa kanya, headphone po na pink. Ayan. So, doon pa lang makikita natin na siya ay batang maingitin. Kasi gusto niya kung ano yung meron yung kanya kaklase, gusto niya meron din siya. So, doon pa lang mga bata sa pangungusap, malalaman na natin na ano ang katangian ng tauhan na to. Okay? So, next, mainisin. Ate, mayroong ballpen. Ayoko nga, akin lang to. Okay. So, doon pa lang makikita natin na si ate ay mainisin. No? Mainisin siya. Ayaw niya magpapahiram ng kanyang mga gamit. Okay, next. Matatakutin. Paano natin maipapakita yan? Maipapakita natin yung matatakutin sa pangungusap. Paano? Sige nga.
Okay, so hindi mo ma-express yung feelings mo kasi ay natatakot ako sa mumu. Okay, ganun, no? Nakakatakot naman yung pinapanood mo. No? So sa pag-uusap, pwede mong makita doon kung paano niya ipinapakita na siya ay natatakot. Siya ay matatakutin. No? Halimbawa, hinagisan mo siya ng isang laruan na ahas tapos bigla siyang napatili. O, di ba? So, doon pa lang maipapakita natin na siya ay matatakutin. No? Kaya ay meron kang pinapanood sa kanya na nakakatakot. So, hindi niya kayang amanood ng mga ganon. So, merong makikita natin yung mga katangian ng bawat tauhan, depende sa kanilang ikinilos, sinabi, no? Madali nating malaman kung ano ang kanilang mga katangian ng bawat tauhan o ano yung kanilang kaugalian. Okay? Tuloy natin. Tuklasin din natin ang pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Sino sa inyo ang may idea tungkol sa pang-abay? Kailan ba natin to ginagamit? Paano natin malalaman na ito ay pang-abay? Halina, samahan niyo ako. Ang pang-abay, mga bata, ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, panguri at kapwa pang-abay. Halimbawa, mabilis tumakbo si Roy. Iyan ay pandiwa. Si Ana ay masaya sa kanyang kaarawan. Ito ay panguri. Mataimtim na nagdarasal ang mag-aaral. Ito naman ay kapwa pang-abay. So iyan, mga bata, ang mga halimbawa ng pang-abay. Ngayon, alam mo na kung paano ilalarawan ang katangian ng tauhan sa kwento at gamit ng pang-abay. Maaari na tayong magsanay. Handa ka na ba? Basahin at unawain ang kwento. Si Alon, ang batang huwaran, ni Maria Hazel J. Derla. Meron tayong mga pamantayan habang nagbabasa tayo ng kwento. Ano ang pamantayan natin sa pakikinig ng kwento? Gawin ninyo isa-isa. Ano po? Umupo ng maayos, makinig, manood, intindihin ng mabuti ang kinukwento. Kuhanin ang mahalagang detalye sa kwento. Okay, handa na ba tayo? Simulan na natin. Sabado ng umaga, maagang bumangon si Alon. Alam niyang mabilis na natapos ang mga module niya at makapaglalaro na siya. Sa labas ng kanilang bakuran, nakita niya si Lola Angel. Masayang binati niya ito at sabay halik sa kamay. Nang siya ay naglalaro na, napansin niya ang kanyang tatay, Tatay Miko, na pawisang naglilinis sa tabing bahay. Mabilis na iniwan niya ang kanyang ginagawa at tinulungan niya ang kanyang ama sa pagwawalis at pagtatapon ng basura. Habang siya ay naglalaro, narinig niya ng malakas na tawag ng kanyang nanay. Nika, inutusan siyang mamitas ng mga gulay para sa lulutuin ng nanay. Agad niyang kinuha ang basket habang sumisipol sa pamimitas niya ng mga gulay, may napansin siyang 1,000 piso sa daanan. Ang
Agad niya itong pinulot at dali-daling umuwi. Nakita naman niya si Lolo. Ano na tilang hinahanap? Tinanong niya ito at nang malaman niya na kay Lolo pala ang napulot niyang pera, mabilis niyang kinuha sa kanyang bulsa at ibinigay. Natanaw ng kanilang pamilya ang kanyang ginawa at ang mga ito ay nagkatinginan. Ngumiti sa isa't isa, tunay ngang huwaran ang batang si Alon. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, tukuyin ang ugali at katangian ng tauhan batay sa ikinilos niya sa kwentong nabasa. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, napansin ni Alon ang kanyang tatay Miko na naglilinis sa tabing bahay. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at tinulungan niya sa pagwawalis at pagtatapon ng basura. Si Alon ay A. matulungin, B. madasalin, C. maawain, at letter D. mayabang. Tapos na po? Okay, magaling. Para sa bilang dalawa, nakita ni Alon ang kanyang lolo Angel na binati niya ito at humalik sa kamay. Siya ay malinis, B. magalang, C. mapagmahal, and letter D. masinop. Para sa bilang tatlo, narinig ni Alon ang tawag ng kanyang nanay Nika. Inutusan siyang mamitas ng mga gulay para sa lulutuin ng pananghalian. Agad niyang kinuha ang basket habang sumisipol. Siya ay A. mapagkakatiwalaan, B. masunurin, C. magaling, at letter D. mainipin. Para sa bilang apat, Lolo, ano ito po ang perang hinahanap ninyo? Patlang na bata si Alon. A. madamot, B. matapat, C. matapang, at letter D. malakas. Para sa bilang lima, batay si kinilos ni Alon sa kwento, masasabi natin na siya ay tunay na A. huwaran, B. mapagmahal, C. kahanga-hanga, at letter D. matalino. Tapos na mga bata? Ayan, magagaling! Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ngayon naman magsanay naman tayo sa pang-abay. Basahin ang pangungusap at bilugan ang wastong pang-abay na bubuo sa diwa ng pangungusap. Maagang, tanghaling, hapon nang bumangon si Alon. Maagang, tanghaling, hapon nang bumangon si Alon. Para sa bilang dalawa, malungkot na, magandang, masayang. Binati ni Alon si Lolo, si Lola Angel, sabay halik sa kamay. Pangatlo, si Tatay Miko ay luhaan, pawisan, tuwang-tuwang, naglinis sa tabing bahay. Para sa bilang apat, narinig ni Alon ang pasigaw,
malakas, pabulong na tawag ng kanyang nanay Nika. Para sa bilang lima, mabilis, mabagal, malungkot na kinuha ni Alon ang pera sa kanyang bulsa. Narito naman ang iba pang halimbawa. Si Joy ay mabilis. Si Jella ay masaya. Si Ken ay mabagal. Balikan natin ang unang pangungusap. Ano ang inilarawan dito? O sino ang inilarawan? Magaling! Sa unang pangungusap, ang ating inilarawan ay si Joy. Paano natin inilarawan si Joy? Siya ay mabilis. No? Mabilis. Si Joy ay mabilis. Ayan. So sa pangalawa naman, sino ang ating inilarawan? Si Jella. Si Jella ay masaya. So sino ang masaya? Si Jella. Ang ating nilarawan ay si Jella. No? Ayan. Pangatlong pangungusap, si Ken ay mabagal. Sino daw ang mabagal? Si Ken. Paano natin inilarawan si Ken? Mabagal. Ayan. Dito naman mga bata, ano ang ating inilarawan? Ang inilarawan natin dito ay pangalan. Pangalan ng tao. Kapag pangalan ng tao ang ating inilalarawan, ang tawag natin dito ay panguri. Ito ang tinatawag nating panguri. Ang panguri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, pook, o pangyayari. So kapag iyon ang ating inilalarawan, pagpangalan, ang tawag natin sa kanya ay panguri. Narito ang halimbawa ng pang-abay. Mabilis tumakbo si Roy. Ano ang inilalarawan natin dito? Ang inilalarawan natin dito, mga bata, ay kung paano tumakbo si Roy. Ang salitang tumakbo, mga bata, ito ay salitang kilos o pandiwa. Ang salitang tumakbo ay pandiwa o salitang kilos. Paano tumakbo si Roy? Si Roy ay mabilis tumakbo. So, ang salitang mabilis, ito ay pang-abay. Ang inilarawan ng mabilis ay tumakbo. Okay, naintindihan mga bata? Isa pang halimbawa, mataas tumalon ang bata. Paano tumalon ang bata? Mataas, magaling. So, ano ang salitang kilos dito? Ang salitang kilos dito, mga bata, ay tumalon. Paano inilarawan ang tumalon? Mataas. No? Etong mataas. Ang salitang mataas ay pang-abay. Ang inilalarawan niya ay kung paano tumalon ang bata. No? Ang inilalarawan ng mataas ay tumalon. So, paano tumalon ang bata? Mataas. So, ang mataas, mga bata, ito ang ating pang-abay. Gamitin gabay ang halimbawang ginawa para sa iyo. Frontliners, pangungusap, katangian, barangay health. Matiyagang nagpunta o mapagmalasakit na worker sa mga bahay-bahay ng BHW para matiyak na walang nagkakasakit sa mga tao. Ang patlang ng mga tauhan ay napapaloob sa mahalagang detalye na kinakailangang mabigyan pansin ng isang bumabasa nito. Ito rin ay nakakatulong sa pag-unawa ng nilalaman ng kwento. Ang katangian
katangian ng alinmang tauhan sa kwento ay makikilala sa pamamagitan ng patlang. Makikilala ang mga katangiang ito ng tauhan sa pamamagitan o sa tulong ng mga salitang naglalarawan. Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa patlang, panguri at kapwa pang-abay. Ang patlang ng mga tauhan ay napapaloob sa mahalagang detalye na kinakailangang mabigyang pansin ng isang bumabasa dito. Muling gamitin ang mga natutuhan sa araling ito sa pamamagitan ng pagsagot sa bawat pagsubok. Basahin mo ang talambuhay. Lapu-lapu, matapang na pinuno. Si Lapu-lapu ay isang matapang na pinuno sa ngayon ng Mactan. Siya ang kauna-unahang Pilipino na tumangging makipagkasundo sa mga dayuhan. Alam ni Lapu-lapu na ibig ni Magellan na sakupin ang kanilang nayon para sa hari ng mga Espanya. Sa pangunguna ni Lapu-lapu, nagkaroon ng madugong labanan sa dalampasigan ng Mactan. Ito'y nagwakas sa pagkamatay ni Magellan. Alam kong lubos na lubos ang inyong pagkaunawa, kaya maisusulat mo ang katangian ng mga tauhan sa binasa mong kwento. Gumamit ng character web. Narito ang character web. Sa ganito ninyo isusulat ang inyong mga sagot. Ano-ano ang mga katangian ng tauhan sa binasa nating kwento? Isulat ito sa inyong kwaderno. Mula sa talambuhay na binasa, sumulat ng dalawang pangungusap tungkol sa pakikipaglaban ni Lapu-lapu. Gumamit ng pang-abay sa pangungusap. Mula sa talambuhay na binasa, sumulat ng dalawang pangungusap tungkol sa pakikipaglaban ni Lapu-lapu. Gumamit ng pang-abay sa pangungusap. Magsulat ka sa iyong kwaderno ng iyong naramdaman o realization gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na. Nabatid ko na. Naisasagawa ko na. Sagutan ninyo ang mga prompt na iyan. Para sa inyong susunod na aralin, ihanda ang sarili upang maunawaan ang pagsagot sa mga tanong sa napakinggang editorial, argumento, debate, pahayagan, at pagpapahayag. Para sa susunod na aralin, ihanda ang iyong sarili upang maunawaan ang pagsagot sa mga tanong na napakinggang editorial, argumento, debate, pahayagan, at pagpapahayag ng isang editorial cartoon. Maraming salamat mga bata sa inyong panonood at pakikinig. Dito na natatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa meron kayong napulot na bagong aral.
Hanggang sa muli mga bata, magpapaalam na si Teacher Elma, ang inyong guro, Gurong Kwela. Ayan, bye-bye mga kids. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, huwag kayong mawawala. Ayan, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe kay Teacher, pa-subscribe naman, pa-like na din at i-share mo na rin para meron din silang matutunan sa aking mga videos. Ayan, at pakipindot nyo na rin ang notification bell para updated ka kung ano ang bago kong video. Hanggang sa muli, bye-bye kids! Keep safe lagi! Ayan, ito yung lagi kong iiwanan. Kumawa ng mabuti, araw-araw. Because tomorrow is not a promise.